So what's up, it's your boy Chinito Barrer again with another video. At nandito tayo ngayon sa Bulinaw or Patar Bulinaw. Ayan, ano. And gusto ko lang ipakita sa inyo yung pinuntahan namin kung gaano kaganda. So yun, kita-kits na lang tayo and montage time. Hold up. White sun na nga, para pa tayo nasa Boracay dahil Kanyang Alon is the best, number one, Bulinaw number one. Ayan o, nakikita nyo napakalaki yung alon dito sa Bulinaw. Pasensya na kung medyo mahangin-hangin yung ating voice ngayon dahil nakamic tayo. Grabe yung sensitive kasi nito ang mic na. And yun, end ako ng end. Grabe, napakadami ko ng end. At kumuanan ko pa po kayo ng mga konting silip lang sa nagawa dito sa pagpapahinga natin. Relax na, we're just chilling like a villain. Yeah, pag-chilling natin dito sa
So what's up guys, ano, and umaga na nga po dito, or kinabukasan na ng ating planning ng mga pastor dito sa Bulinaw, Patar, and yun. And nag-enjoy naman kami, and kahit anong ano pa rin pala, kahit anong ganda pa rin ng beach, meron pa rin spot na pumapangit siya, like this. Nagkahapon siya, ang ganda kasi high tide nga siya, and medyo umabot dito yung alon. Pero pagdating naman ng kinabukasan or umaga, ito na po yung kinakalabasan niya. Low tide siya, pero nandun na yung alon sa banda doon. Hindi siya umabot banda dito kasi yun nga, low tide nga siya. Ito yung example ng tao. Kahit ano pa yung pinipilit mong maging perfect ka, pero may spot pa rin. May spot pa rin para tirahin ka ng kaaway na may parang magiging pangit yung image mo, di ba? Di mo naman kasi consistent na or tuloy-tuloy na meron talagang dadaan ka sa proseso or dadaan ka sa what do you call that? Dadaan ka sa mga challenges or mga pagsubok na talagang medyo gaganon yung image mo, mapangit yung image mo. And yun nga, pero wag natin ititignan yung image na kung saan tayo pangit talaga. Kasi may proof pa naman natin dun sa pangit na yun. Or sa pangit na yun is mapapalitan natin para ulit ng bago. Kasi hindi naman tayo mag-i-stay doon mismo sa pangit na image na yun. Yan. Hana, tayo ay kukuha pa or hingi ng tulong sa Panginoon na tayo gagayin niya. Kasi hindi naman natin kaya na mag-isa yun. Siyempre, maanap rin natin. Kailangan na humingi tayo ng guidance kay Lord and wisdom para magawa natin yung mga kailangan natin gawin. Kasi sabi nga sa Bible, diba, I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? Walang imposible. Or walang, hindi natin kayang gawin kung kasama natin ang Panginoon. And kailangan lang natin humingi ng manalangin lang tayo araw-araw. Dami. Hindi naman sa drama to. And gusto ko lang talagang encourage kayo na yun, encourage lang kayo. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Di ba? Sabi ko nga parati sa inyo, kung kaya ko, kaya nyo rin. Kasi marami ng tao ngayon na natatakot gumalaw. Natatakot na mag-step forward sa kanilang mga dreams or mga ano. Wala pa tayong napapatunayan gaano ngayon, pero andun pa rin tayo sa process na yun eh. Andun pa rin tayo sa process na yun na yung nag-attract pa lang tayo ng mga bagay-bagay na parang imposible talaga nating makuha. Imposible nating ma-aim. Pero andun yung law of attraction natin eh. Kailangan i-attract lang natin and kailangan mag-act na tayo. Kung gusto mong maging isang ganun, kailangan mo mag-act like na ganun. Kung ganun eh, hindi ka pa sikat na vlogger, di ba? Hindi ka pa sikat na vlogger na talagang maano-ano dyan. Talagang million or 100 followers na, 100,000 followers na, di ba? Eh, small YouTuber pa lang man tayo. Kailangan mo mag-act like a pro or like, act like a famous YouTuber kasi pero hindi naman yung talagang lalaki yung ulo mo. Kailangan mo lang mag-act kasi dun, ina-attract mo na ay papunta na rin ako dito. Kailangan mo i-attract yan kasi yun nga, i-attract mo. Kasi dun naman tayo papunta. Paulit-ulit na yung sinasabi ko. Pero that's the important thing. You need to attract or act like a famous or like a pro. Hindi naman yung, ayun, namiling naman ito. Wag kasi, yun yung mindset sa atin eh. Pag nag-act like a pro, nag-act na, ano yun, sikat, Diyos ko. Wag po tayo gano'n, guys. Kasi binababa natin
self-esteem or yung esteem ng mga tao, kailangan mo i yun, kailangan mo din silang i-push up na yung para gawin din yung ganun. Kasi tayo mismo sa kanila, kaya matutulungan natin sila the way na pag-encourage sa kanila, hindi yung pagda-down sa kanila. Kailangan mong encourage sila kasi yun nga, encourage mo lang din sila kasi yun din matutulungan nila. Yun ang may tutulong nila sa kanila. Yun ang may tutulong mo sa kanila. Sa pag-support, pag-encourage lang. Kasi yun lang. Eh, ang dami ko nasabi dito, mema lang to guys. Hindi naman siya mema. I just want to encourage you or motivate you kahit yung wisdom ko or yung word of wisdom ko is konti pa lang. And yun. Marami salamat guys. Peace. God bless. And see you soon to my next vlog. Abangan nyo na yung short film natin. Peace. God bless. Sinito. Signing off. Peace. See you soon again to my next vlog. Please like, share, and subscribe. Kung di ka pa nakasubscribe dito sa YouTube channel, please hit the notification bell para sa updated ka dito sa ating YouTube channel. This is your boy, Chinito, signing off. Peace.